Guys, welcome back to my channel. It's me again, your girl Helena, and to this vlog, ayan, ang susunod natin tatalakayan ay susunod na vlog. So, ganun kulit. Ayan, disclaimer muna tayo, guys. This video is not for you or for me to do English chismis. This is the video na gusto ko i-share yung experience ko in my past so that I can give an awareness sa mga kabataan, sa mga nanay na nakikinig sa aking videos. And hindi ibig sabihin, guys, na sinasabi ko to dahil gusto kong maging, you know, gusto ko to, guys, i-share para maging makapulutan ng aral, guys. Ayan. So balik tayo doon sa aking topic. Ayan. Ano ba yung reason or ano ba yung nalalaman ko ng time na yon na ganun nga yung naging asawa ko, bakit inasawa ko pa siya. Ayan. So sorry, I my clothes is the same because I take this video in the same day. So you know, para makatipid tayo, guys. Marunong tayo mag kulit. Marunong tayo mag save ng ating time, guys. Ayan, multitasking tayo. Pag nanay ka, magluluto ka, maglilinis, lahat gagawin mo. So you just do some at least alam naman ng mga manonood natin at alam naman ng mga YouTuber na ang buhay ng YouTuber ay masyadong busy. Ayan, so the same day na nag-take ako ng video, ayan, while I drink my coffee now, ayan, kita ko sa inyo, guys, para maniwala talaga kayo. Ayan, coffee time. I'm a coffee lover. Ayan, para makatibay din tayo sa lipstick. Same day, same ayos lang to. Just take some, ano dyan, para mag-iba lang ang mukha. Ayan, bakit? Siyempre, marami magsasabi, alam mo na gano'n na nga, asawahin mo pa. Ayan, gano'n, diba? So, in a real story, guys, ang dali lang yan sabihin, pero ikaw na wala ka rin alam, di ba? Wala ka rin alam. Ang hirap yan paniwalaan at mahirap yun na i-convince ka ng tao. So, first, yung family ko nga na, yung mama ko ay, they are very close. Every day, they talk together. Kasi nga, obreros nga kami nila, no? Obreros, taga-Hilamon kami, taga-Abono, taga... Ay, nagbisaya na ako. Mangdadamo, kami ang mangdadamo sa kanilang mga palayan, sa kanilang tubuhan, kami ang mangdadamo, guys. Kami nagkukuha ng damo, tatanim ng palay, tatanim ng tubo sa kanila. So, pero, yun nga rin ang kinu-question ko sa sarili ko, bakit yung mama ko at saka papa ko hindi nila alam. Alam lang nila is, yun lang, kulang lang sa pagmamahal. Ang sabi kasi, guys, and most sa amin, kilala sila, guys, kilala sila na family sa amin. So, if they discover that I have a channel, that's why I don't share my channel in my Facebook. Kasi some of their family, I have still have communication. We have some family na close pa rin sa amin na hindi naman sila sumasali kung anong mayroon kami ngayon. Andun, mga friend ko pa rin sila sa Facebook. And yung mga videos ko, and they know, guys, the story, and alam nila how I struggle a lot in this person because sa sakit niya, hindi dahil ginusto niya yung sakit na yun. Kasi sasabi natin, guys, na maawa ka rin sa kanya. Ayun, balik muna tayo, huwag muna tayo mag-iyak. Anong time na yun, guys, na mag-boyfriend kami, ako na, guys, yung nag-aalaga sa kanya. Kasi siguro hindi ko alam dahil we same experience na hindi niya rin na-feel yung love sa family niya. Hindi ko rin na-feel yung love. Siguro disclaimer, no? Sa mga nakikinig, lalo na sa family ko rin. Yun kasi yung feel ko, eh. Feel ko yun na hindi ako love. Hanggang nga ngayon, no? Nasabi ko yan sa papa ko, sabi niya. Hindi ko naman ako love. Eh, tapos sabi niya, ayan ko na naman, matagal na yun. Pero... yun talaga, guys, yung feeling ko noon. Hindi talaga ako love. Tapos kahit ngayon na 40 na ako plus
pag sinasabi ko yan, siguro na-realize na rin ang papa ko yung struggle ko noon. Tsaka siyempre tumatanda na rin siya, nagmamature na rin siya, tapos hindi na ganong naghihirap. Kumbaga, binigay na ni Lord yung buhay na noon parang hindi ka makakain. Ngayon, pinapadalhan na lang siya ng mga anak niya, ng mga pangangailangan nila. Magulat na lang yan, may mag-text, may nagpapadala ng pera, tapos magulat na lang yan, may tricycle na pupunta doon sa bahay namin sa province, tapos may dalang sagsakong bigas. Kung maga ganun, hindi na talaga yung nagbabalat na ng buto para kumain. Siguro na yan na realize na rin niya na yung mga pangyayari noon na kung hindi siya siguro naging masyadong, siguro hindi naman natin masisi guys, yung hindi ko naman sinisisi yung parents ko dahil yung experience din nila guys, napakapangit din na especially yung papa ko, lumaki din sila sa stepfather nila, namatay yung papa niya ng maaga, yun din yung kwento niya, namatay yung papa niya ng maaga. Tapos namaltrato sila yung asawa ng lola ko, yung asawa, tamad, tapos laging umaalis, nagbibisyo. Tapos sila daw nagbabakero ng kalabaw, tapos pag hindi daw sila magtatrabaho, pinapalo pa sila ng alam yung buntot ng ano daw yun, pagi, ano yun, parang minamaltrato talaga sila guys, pinapalo, mahigpit. Ayun, so hindi ko rin yan maisisi sa parents ko. Yun na nga, nangyari yung mga ganong bagay. Pero in a grace naman ni God, kasi alam naman ni God yun, lahat ng mga paghihirap natin. At saka, alam niya, bago pa tayo pinanganak, alam na niya yung mga mangyari sa atin. So, inaalaw lang yan ni Lord kasi yung glory, gusto kasi ni God yung, siya yung ano, bida sa buhay natin, hindi tayo. Ayan. So, sabi kasi nung boyfriend ko na yon na lagi niya sinasabi sa akin na hindi siya love ng kanyang parents dahil may mga paborito din. At yun din ang sabi ng buong angka nila, yun talaga na hindi siya mahal, hindi niya na-feel na love siya. Siguro, same thing sa akin, na ganun siguro. And then, siguro yun nga, kaya nga siguro talagang nag-click kaming dalawa sa ganong ano, ganong bagay, no? Tapos nung nagkasakit na yan siya, hindi ko talaga alam na may sakit talaga pala siya guys sa utak. Nung nag-asawa na kami nung first year namin na nagsama kami, simple lang naman kasi guys yung pangarap ko kasi pareho kaming Christian. At magaling siya mag-gitara, maganda yung boses niya. 'Di ba ang sarap maglingkod sa Panginoon na ganun yung ano mo. Ganun yung partner mo, masarap maglingkod sa Panginoon na kasama kayo pagising niyo sa umaga, magsama kayo punta sa church, tapos kasama din kasi ako song leader din ako sa church, tapos siya magigitara, di ba? Ang sarap naman na ganun, dalawa kayo maglilingkod sa Panginoon na walang pag-aaway na bakit doon ka, ba't ganun religion mo, hindi kasi same religion kami, pareho kaming Christian. So ayun, wala naman siya guys, wala siyang disyo guys. Kung balikan ko lang lahat, kung ano siya yung, sa family nila siya yung kilala sa ng mga tao na magandang ugali. Ayan, mabait, hindi matapobre. Kasi sabihin ko na sa inyo guys, yung family na to ay matapobre. Ayan, kung mapakinggan man nila ang aking video, it's true. I-bash nyo ako, mag-comment kayo. Ikalat niyo yung video ko, yun talaga dahil sinabi niyo yan sa akin na isang kahigsang tuka lang kami at hindi kami bagay sa family niyo. Dahil pumayag lang kayo na ikasal kami dahil ang pakay lang talaga nila o na confirm ko na yung pakay lang talaga ninyo, naalala ko yung sinabi mo. Sinabi nila na maganda nga daw katuluyan kami dahil mayroon ng mag-aalaga sa anak nila. Yun talaga ang naalala ko nung sinabi nung nanay ng lalaki. So it means alam na nila guys yung totoo na pangyayari sa anak nila o sa kapatid nila. Pero hindi nila yan in-explain sa akin. Ayan, hindi nila alam.
hindi nila pinaalam sa akin yung totoo talaga pangyayari. Siyempre, imaginein mo yung 10 years gap na wala akong alam. Tapos, dahil yung mama ko at papa ko wala rin pinag-aralan. Tapos, parang, kung tutuusin, inisulta ko rin yan sa lawyer ko. Kung tutuusin, merong panluloko na nangyari. So, yun na guys. Kasi, mag-iyakan na tayo dito. Ayan, yun ang sabi niya na hindi siya love. And then, hindi ko rin alam na meron, nung time na pala yun guys, na mag-boyfriend kami. Meron na talaga siya palang ganun. Before pa, may ganun talaga siya sa utak. And then, kaya pala nung bang magkasakit yan siya, lagi yan siya guys sa bahay. Kasi, feeling niya, ako daw yung talaga sinabi niya yan sa akin guys. Siya, ako daw yung nakikita niya sa dream niya na kasama niya habang buhay. O, ako yung future kasama niya hanggang tumanda siya. Yun ang sabi niya sa akin. So parang, kasi siyempre pinagpipray ko rin yun. Siguro nga, baka ito na yung sagot. Yun. Unknowing guys na nag-decide kami na magpakasal na, hindi namin alam na grabe palang nakaabang sa amin na trials. Hindi sa amin, sa akin. Ayan. Tapos kinasal kami guys. I think, kung andun kayo sa kasal ko guys, kakaiba siya. Yung pastor namin na nang kinasal, ang ganda ng aming kasal guys, napakaganda. Hindi dahil bunga, dahil yung aming nagkasal sa amin, basta masaya nakasal. Kahit na kami-kami lang guys, both lang ng family namin, saka kami. Wala kaming ibang inimbita dahil nga, before kami kinasal, ang dami nang sinasabi na, huwag kayong mag-imbita ng marami kasi ganito lang daw yung budget, ganito, ganyan. Alam mo yun, kinasal ako siguro mga yung nagastos lang mga sa, nasa, wala pang 20, siguro mga sa 12,000 lang. Imagine nyo yun guys, tapos, wag daw ang daming paggarbo-garbo. Kasi syempre guys, diba, sa probinsya, alam mo yun, kaya nga, ngayon, ibang iba talaga yung mga bata ngayon. Magpakasal ka, magplano ka ha. Kasi huwag mong gayahin yung mga nangyayari noon sa province na magpakasal lang, walang trabaho, walang alam yung lalaki kung ano, paano mag-survive. Siyempre alam mo na meron kang lupa. Pero yung sa province kasi pag may lupa ka, di ba ano lang, yearly lang naman ang pera doon. Gagawa ka talaga ng paraan na meron kang weekly na pera. Pero sa pagkain or sa bigas o ano, wala kang problema doon kasi wala kang babayarang bahay, wala kang babayarang kung ano-ano dyan. Tapos nakastack lang yung palay nyo, ang dami naman, o ganun. Pero yung pera talaga na every day or every week, wala talaga kasi pag sa province, pag wala ka namang trabaho talaga na full-time, wala ka naman talagang sasahurin every week or every month, di ba? So yearly doon, so kailan marunong ka magtipid ng pera mo, ha? Aabutin na naman ng harvest ng tubo, o harvest ng mais, o harvest ng palay. Yan. Ganon yung ano sa province. So, nung time na yun guys, na mag-boyfriend kami, ako yung nag-aalaga na talaga sa kanya. At nagtaka na rin yung mga family ko na talagang parang, kailangan na talaga magpakasal kasi nga, bakit ganon na, bakit ako na nag-aalaga, parang mag-asawa na, ganon. Kasi siya lang guys ang sumusunod sa akin. Sumusunod siya sa akin na inumin na yung gamot kasi ayaw niya uminom ng gamot. Kasi parang gusto na rin niya siguro na mawala na yung parang sa depression niya. In short guys, meron siyang depression. Yan, meron siyang, it's not only depression guys. Apektuhan na talaga yung utak niya. So, every year, every 2 year, pag may nag-trigger yan guys, ayan, susumpungin yan siya. Yan siya kakain, karoon na siyang baliw, as in guys, baliw, as in baliw na parang taong grasa. Imagine mo guys, makapangasawa ka ng ganyan, di ba? Tapos pinangarap mo magka-family, magka-pamilya na simple lang na may anak, may family ka, matawag ka na family. Tapos yun pala no, nangyari sa'yo. Very sad story yung naranasan ko. Tapos nung kinasal na kami guys, grabe din yung trial sa amin. So pero
alon ako guys, naging lahat ng trabaho guys sa lupa, sa bukid alam ko, tubuhan, lahat guys alam ko, araro alam ko guys. Tapos nung time na yun guys, maganda yung maganda sana yung ano namin eh, yung kasi mas maano ako guys, ma kasi nga gusto ko rin ipakita sa family na ano ako, tawag dito, nagkamali kayo na sinasabi niyo sa akin, makikita niyo kung ano ako sa anak niyo. Napakasipag, kumaga ako nagigising, marami kaming garden, hindi kami yung patulog-tulog kasi gusto namin ipakita na nagkamali sila. Pero guys, ang dami kong ginawa na hindi talaga guys mag-click. Ganun talaga yung sabi na pag ang daming bago mag ano no, bago magpakasal, ang daming mga guni-guni, maraming against, ito ganyan. Pero kasi nung time naman yun guys, hindi ko naman kasi maintindihan yun. Wala naman kasi nagpaintindi sa akin, basta na lang dyan magalit, basta na lang dyan sigawan. Siyempre, paano ko naman yun maintindihan kung walang may nagpapaliwanag, diba? So yun talaga siguro yung consequence. Pero hindi talaga ako guys nagsisi. Hindi ako nagsisi na inasawa ko yun o nagkatuluyan kami, dahil kung hindi ko naranasan yan guys, hindi ko maibigay yung glory kay God. Hindi ko na-experience yung umiyak kay God. Hindi ko na-experience yung love ni Lord. Yung nga siguro lahat naman ng bagay ano, na-allow ni God para yun, ang glory talaga sa Kanya. Kasi di naman tayo pinanganak para lang mag ano dito, magcharot-charot sa mundo, di ba? Pinanganak tayo para ibigay yung glory kay God, yung praise kay God, hindi sa tao, hindi sa asawa mo, hindi sa mga anak mo, hindi sa parents mo, kundi kay God. Kasi siya yung reason why we exist sa mundo, di ba? Siya talaga. And then ilang ano na tayo? Kalimot naman tayo sa oras, no? Masyado tayong madaldal. Ayan. Yung first year namin guys, kinasal kami nung boyfriend ko is 1999 kami kinasal, and I'm 21 years old and then siya ay 31 years old, so 10 years. So imagine nyo guys, hindi naman ako yung pag-graduate ko or high school ako nag-asawa, ako nagtrabaho pa ako guys, and then lahat ng sahod ko ay natulong ko rin sa parents ko. Pero yun lang siguro, siyempre siguro inalaw na rin ni Lord yun. And my next video guys, ikukwento ko sa inyo yung buhay ko na naging asawa ko na ito. Yun yung, so yung asawa ko na sabi kong may mental illness. So abangan nyo guys yung aking video, at please support my channel, and sana makapulutan nyo ito ng aral guys sa mga nakikinig, sa mga parents na nakikinig, kung meron kayong mga anak, please bigyan nyo talaga guys yung love, yung attention, kung ano yung mga ayaw nyo, explain nyo ng maigi para maintindihan, para hindi sila mapunta minsan sa yung relationship na hindi rin maging successful someday. Ayan, basta pray tayo na bigyan tayo ni God ng knowledge how to train our children, how to, you know. So yun lang siguro guys, at abangan nyo sa susunod na video ang aking storytelling ulit. Storytelling about sa buhay may asawa. Thank you, and please stay tuned on this channel, on this channel, Helena Dinlasa. And sa mga bago pa na hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the bell button para notify kayo guys sa mga susunod kong video. Thank you, and shout out to all my members. Hindi ko na kayo isa-isahin. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa support at sa aking mga solid friends, super friends, and create your family group. Ayan. Family create. Nagbulbulol na. Yung isang group namin guys, super friends, and then ano ba, YouTube creator family. Ayan, like ko yun siya, na lagi ako nagkakamali dyan. Shout out to all, and thank you for all your support. Thank you so much, and bye!